So actually, ipapakita ko sa inyo mga besh, meron pa rin talaga siyang dark ko na nakuha. So kahit na nag-cleanse na ako ng face ko, ay may nakuha pa rin siya. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Mimi. So for today guys, ito na yung update kasi hindi na ako nakapag-update ulit dito sa Eskino Spotless Facial Deep Cleanser with Pure Calamansi. Meron ako na unang vlog, yung review niya, pero 3 days ko lang ginamit. So today guys, ito na yung full review. 2 months ko na itong ginagamit. As you can see, konting-konti lang yung laman niya. Ayan na lang yung natira. I use it once a day, every night lang kasi may sensitive skin ako. So first, bago ko i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko sa paggamit ito, let me read first kung ano yung kiniklaim ng product na to. So first, it removes deep-seated dirt, excess oil, and makeup with micro-cleanse antibacterial formula. Second, with pure calamansi extract known to whiten skin. And then third, with vitamin C derivative to help lighten dark spots in early as 1 week. So let me share you kung ano yung experience ko dito. First, kung nakaka-remove nga ba to ng deep-seated dirt and also excess oil and makeup, honestly, yes. Even if nag-double cleanse ka or even if gumamit ka na ng talagang bonggang-bonggang cleanser, pero meron pa rin talagang makukuha na kaunting mga chismis sa mukha. Yung dumi-dumi, alam niyo yan. Meron pa rin siya. So, if you are not using a toner, hindi siya masyadong nakiklense. So, ang problema kasi kapag na-experience ko to dati, kasi takot talaga ako gumamit ng toner. Dahil nga, madaling ma-irritate yung skin ko dahil may sensitive skin ako. So, sobrang ingat ko talaga sa paggamit ng toner. And then, na-realize ko na kapag kapag ka nag-makeup ka, tapos lumabas ka, even foundation or BB cream lang naman yung ginamit mo, ang tendency nun is kapag hindi mo na cleanse ng maayos yung mukha mo, kahit nagsabon ka or nag-cleanser ka, pag hindi ka nag-toner, ang nangyayari is meron pa rin dirt na naiiwan na akala natin natanggal na using yung mga cleanser. So, ang kagandahan dito sa Eskinol Spotless White na to, talaga nga namang nililinis niya yung skin ko. Later, ipapakita ko sa inyo yung video. Tingnan natin yung mag-cleanse ako ng face and tingnan ninyo, kayo na lang yung humusga kung talagang may makukuha pa kayang dirt tong si Eskinol. So, okay. Pagdating doon, I can say talaga na talagang effective siya. Most especially kung gusto mo yung super linis talaga yung face mo at matatanggal yung mga makeup and also yung dirt. And then second, yung kanyang kiniklaim na may pure calamansi extract siya at kaya nakaka-whiten siya ng skin. So we all know na talagang sa atin sa Pinas, no, kahit 'di ba yung calamansi, ginagamit talaga natin yan direkta sa ating mga mukha or even sa kilikili. 'Di ba may mga gumagawa nun? Hindi ko pa siya na-try sa kilikili, but maybe kapag na-try ko na, then I can share you, no. Pero yun nga, dahil ito ay isang highly acidic, yung calamansi guys is highly acidic. So you have to be extra careful when you are using products na merong calamansi extract. Kasi pwede siyang mag-cause ng skin irritation katulad sa akin na hindi ako pwede maglagay ng direkta sa face ko ng calamansi kasi nagkakaroon ako ng skin irritation. That's why, nung ginamit ko to, medyo takot talaga ako, no? Kasi baka mamaya magkaroon nga ako ng rashes or magkaroon ng pantal. Imbis na gumanda, yun, naligwak pa. Diba, alam nyo yan, yung mga may sensitive skin. So first, kung gagamitin nyo to, ang isasuggest ko is mag-patch test kayo para lang makita ninyo kung hindi ba magre-react ng bongga yung skin ninyo, pwedeng sa kamay or even sa maliit na parte ng face ninyo, or kung gusto naman ninyo, pwede lang naman sa mga, kunwari may pimples kayo na gusto nyo matanggal, pwede rin naman yung ganun, no? Yung parang spot treatment lang, yung mismong pimples, dun mo lang ilagay. Ako, ginawa ko kasi is once every day, and then tuwing gabi ko siya ginagamit. So, kabado talaga nga ako dahil nga may allergy talaga ako sa calamansi, no? Medyo masyado siyang matapang para sa balat ko. So, nung ginamit ko naman siya, ang masasabi ko, kung nakakaputi ba talaga, actually nakakatulong talaga siya, guys. Kasi, meron akong pimples dito nung time na yun. Ewan ko nung nag-lockdown, yun nga. Medyo nang problema ako sa face lock ko. Kasi, sa face ko, kasi masyado siyang naging
hindi ko alam kung sensitive ba, pero nagkaroon ako ng mga pimples, even dito, ayan, wala na siya eh. Ayan, ito na lang yung problema ko, yung chin area ko na lang yung problema ko, but I think it's more on hormonal eh. Kasi may 3 months akong hindi nagka-period, nung, ito, ewan ko ba, nung nanganak ako, medyo nagkagulo-gulo na yung period ko. So, I think, hindi na rin siya sa products, more on sa period na siya. Ang kagandahan dito, yung mga pimples ko na nasa palibot ng face ko is nawala. So, nakatulong talaga siya pagdating sa bagay na yon. And then, pagdating naman dito sa pimples ko sa chin area, ewan ko guys, actually, tapos na akong gamitin to. Hindi ko na to ginagamit. Ang natapos ko na rin gamitin actually is yung classic na Eskinol, which is nagkaroon din ako ng side effect. Bueno, I mean, gagawan ko na lang siya ng ibang vlog, yung Eskinol na classic. So, pwede rin ninyong panoorin yun. Yung kiniklaim ni Eskinol with pure calamansi extract, masasabi ko na talagang nakaka-whiten siya ng skin. Kasi meron na akong mga blemishes or pimples na talagang ambilis niyang nawala, and also, hindi nagpeklat ng bongga. Kasi diba, usually kasi kapag ka nagka-pimples ka, nagka-pimples ako, ang tagal mawala nung peklat. But with this one, talagang ang bilis niyang nawala. Nag-lighten ka agad. As you can see, wala na akong naiwan na peklat. Bukod dito, dahil nga hindi talaga siya natatanggal kahit na anong ilan na yung ginamit kong toner, pero talagang consistent. Consistent tong pimple sa baba ko. Pero maghahanap kayo ng product na very good sa skin, na nakaka-whiten and also nakakatanggal ng pimples, ito, maganda siya. But again, guys, disclaimer, hindi porket nahihiyang ako dito, na mahihiyang kayo. Kasi iba-iba tayo ng skin, especially if you have sensitive skin. So, dapat alam ninyo kung sensitive yung skin ninyo, kung dry, oily, or combination, or normal skin. Kailangan ipa-check nyo din yung sa derma para malaman ninyo or mabigyan kayo ng ideas kung ano yung mga magagandang products para sa skin type ninyo. Next is, yun nga, nakaka-lighten siya ng dark spots in early as 1 week. So, honestly guys, I think pagdating dun sa 1 week, hindi ako sure. Parang napansin ko kasi yung difference ng pagkakaiba ng kulay ng mga pimples or yung pimple marks. Napansin ko na nung second week na nag-lighten talaga siya. So, yung first week na kiniklaim, hindi ako maka-agree doon kasi nga second week ko na siya nakita na nagbago. Pero, during the first week, ang talagang napansin ko is nawala yung pimples ko. Yun nga, may problema ako sa pimples that time, pero nasolusyonan itong Eskinol na to. So, again guys, kung kayo may sensitive skin, I highly suggest na huwag nyo munang aaraw-arawin to kasi matapang siya guys. Naalala ko, nung first week ko, nagkaroon ako ng dry skin dito sa under ng chin area ko. So, kailangan ko pa talagang dagdagan or damihan yung moisturizer na ginagawa ko sa face ko. Kasi kung hindi, talagang dito magda-dry siya, nag-dry talaga yung area ko dito. Pero nung dinagdagan ko yung dami ng moisturizer, minamassage ko siya sa face ko right after, yun, mas umokay na and nawala din naman agad. Buti na lang ganun, no? So, sa experience ko, yun yung mga pros niya. Again, first, hindi ko pala nabanggit, no? Nakaka-remove talaga siya ng dirt and also ng makeup. Second, talaga nakaka-lighten siya ng skin. And also, third, nakakatanggal rin ng pimples. So, yun nga, mag-ingat nga lang kung meron kayong dry and sensitive skin again, no? And then, yung cons naman na masasabi ko, yun nga, guys, kung meron kayong dry and sensitive skin, nakaka-rashes siya. Pwede siyang magkaroon ng dry area dito. Nagkaroon ako ng patches dito sa baba ng baba ko. So, mag-ingat lang. So, yun lang, guys, yung masasabi ko na pros and cons nito sa paggamit ko ng 2 months. I highly recommend to sa mga tao na merong normal combination or oily skin. Pero sa may mga dry and sensitive skin, again, mag-patch test kayo. Huwag nyo agad i-everyday. Tignan nyo muna kung mahihiyang kayo. Unang-una, kung first week ninyo, gawin nyo muna ng thrice a week or twice a week para lang makasigurado kayo na walang magiging side effects sa inyo. Most especially nga na meron siyang calamansi extract which is highly acidic. So, ang kagandahan din pala dito is cost-effective siya. Murang-mura lang. Papakita ko sa inyo kung talagang effective nga ba siya sa pag-cleanse ng face and also kung paano ko siya ginagamit. So, ito na yung video guys and I hope na makatulong to sa inyo.
Ayan guys, nakapag-cleanse na ako ng face. As you can see, ito talaga yung problem area ko. Pero before ako nagsimula, meron ako mga pimples dito na talaga ngayon ay nawala na. Hindi na siya nagkaroon ulit. And also, nag-lighten na siya. And nawala yung mga marks na meron siya or yung scars. So right now, ipapakita ko sa inyo kung meron kayang dirt na makukuha si Eskinol kahit na nag-cleanse na ako ng face. So, ito ang ginagamit ko, cotton pad. And then, magdadrop lang kayo ng konti sa cotton pad ninyo or cotton ball. So, here. And then, ito na. Medyo mahapdi siya, no? Kasi natamaan yung mata ko. So, yun. So, actually, ipapakita ko sa inyo mga besh. Meron pa rin talaga siyang dark ko na nakuha. Ayan. So, kahit na nag-cleanse na ako ng face ko, ay may nakuha pa rin siya. So, yan o. Oh, yung dark part na yan. And of course, yung ating neck area. So talagang, ayan oh, gross no. Sorry kung may kumakain no. Ayan siya, nakikita niyo yung dark part sa cotton pad na to. And so, dalawang beses akong nagpapat ng cotton pad with Eskinol sa face ko. So ito naman yung pangalawa. Hindi naman siya mahapdi sa face. Pero, ingat lang sa bandang mata. And siguraduhin nyo na malinis yung kamay nyo rin, ha? And so, ayan, malinis na siya. Hindi na siya yung katulad kanina na may nakukuha pa. So, ayan na siya. After use, as you can see, ang fresh sa pakiramdam. Hindi rin, medyo maamoy siya. Parang medyo may pagka-alcohol na medyo citrus yung amoy. Pero very, very mild lang. Hindi naman siya super tindi na pwede namang itolerate. So, ayan. So, feeling ko right after talaga. Parang ang linis-linis ng face ko. So, after nito guys, mga besh, huwag nyong kakalimutang gumamit ng moisturizer dahil nakaka-dry nga siya ng face. So, yun lang. I hope na nakatulong to sa inyo. And if you have any questions, comments, please don't hesitate to comment down below. And again guys, please subscribe to my channel.